ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay magsisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na sa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon ng hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ang tatlong mukha ng pagdating ni Jesus. Panahon ng paghihintay ang panahon ng Adbyento. Pinagninilayan ng simbahan sa panahong ito ang tatlong mukha ng pagdating ni Jesus. Ang unang pagdating ni Jesus ay noong magkatawang tao siya, isang pangyayaring naganap mahigit 2,000 taon na ang nakaraan. Iyon nga ang unang Pasko ng pagsilang ng ating Mesiyas na walang iba kundi si Jesus. Talaga namang espesyal ang pagtiriwang natin na Pasko ng pagsilang na makikita sa espesyal din nating paghahanda. Tinatawag po itong Preparation by Commemoration. Ang ikalawang pagdating ay ang inilalarawan naman ng pagbasa sa Ebanghelyo sa linggong ito, na ang inilalarawan hindi ang paggunita sa Paskong hinihintay, kundi ang muling pagbabalik ni Jesus sa wakas ng panahon. Dahil mangyayari pa lamang ito, atin itong hinihintay, bagamat hindi natin natitiyak kung kailan talaga ito magaganap. Hinihingi rin ang ikalawang pagdating ang pagiging handa sa lahat ng oras. Tinatawag naman itong preparation by anticipation. Kaugnay ng kanyang muling pagbabalik, gumagamit ang Panginoon ng 2 larawan upang ipahayag ang katotohanan ito. Una, larawan ng hindi pangkaraniwang mangyayari sa mga bagay sa kalawakan, katulad ng araw, buwan, bituin at mga planeta, na magdudulot ng takot sa lahat ng taong makakasaksi sa mga pangyayaring iyon. Ginamit ito ni Jesus hindi para maghasik ng takot at pangamba. Ginamit lamang niya ang pagsasalarawang ito upang ituro ang katotohanang lilipas ang lahat ng bagay sa daigdig. Ikalawang larawan, ang muling pagbabalik ni Jesus na magbibigay ng kagalakan sa mga taong kanyang daratnan sa sandaling maganap na ang kanyang muling pagbabalik. Darating siya hindi upang mangwasak, kundi upang magligtas at lumikha ng isang bagong langit at lupa. Ngunit huwag sana nating makalimutan ang ikatlong mukha ng pagdating ni Jesus. Ang kanyang pagdating sa pamamagitan ng mga sakramento at iba pang tanda ng kanyang pananatili sa ating buhay at karanasan sa panahong kasalukuyan. Siya mismo ang nagpahayag na kasama natin siya hanggang sa wakas ng panahon. Alam nating totoo ito, kaya atin itong pinanghahawakan. Dahil dito, wala tayong dapat sayanging panahon, dahil araw-araw dumarating sa atin ang Panginoon. Huwag kalimutang patuloy na dumarating si Jesus
sa ating buhay at karanasan sa kasulukuyan sa tulong ng mga banal na tanda katulad ng mga banal na sakramento.